kasing mga biyaherang artista nag-share ng kanilang unique stories on board airplanes. Yan ang last item natin dito sa FYI. Sa mga celebrities, parte na ng kanilang buhay ang mag-travel kung saan-saan on board an airplane. At kahit wang sanay, nasanay sila, mayroon pa rin sila mga nakakaya, nakakaloka at nakakasindak na experience sa kanilang mga biyahe sa aeroplano. Ano ba yan? Nakakaloka? Nagulat ako yan. Kaya mga ka-chismax to the max! Brace yourselves dahil isya share ko sa inyo ang ilang mga celebrity whoops na talaga namang mapapasigaw kayo ng anyari! Ang R&B prince na si JR may masakit as in masakit na karanasan sa isang airport. Nagkasakit ako sa plane. So airplano syempre may pressure yung sa tenga eh. So nagkaroon ako ng ear infection. Yung buong 5 hours sobrang sakit. Super sakit ang tenga ko. Talaga hindi bearable talaga. So pag land namin sa Dubai, nagpatawag na akong doktor na airport na doktor. Ayun, binigay lang sa akin mga medication, mga pain reliever. Nawala naman. Pero yung nung nag-bill out na, super mahal. Sobrang mahal. Siguro, hindi ko na sasabihin pero nagulat ako. Ang moral lesson lang dyan, huwag padadala sa Habdi at Kiro! Pero ito namang si Papa Enzo, medyo seryoso ang naging experience ng palapag sa aeroplano. During our takeoff, yung plane namin nag-full stop dahil na-flat. Natakot kami kasi nagulat ako kasi natutulog na ako. So after that, nagulat ako kasi bumagsak yung mga carry-on luggages namin sa taas. Tapos lahat ng tao nagwawala. Nag-play na lang ako. Walang na-aksidente. Pero syempre I consider this siguro a blessing also na hindi kami pinabayaan ng ni Lord. Hi! Thank God! Buti na lang Papa Enzo. At least, safe ka! Pero hindi pa rin pahuhuli itong si Team Yap at Betong dahil sa kanilang anyari experience din. Ito kasing si Team, muntik nang maging piloto. Ay! Paano? Hosting job sa Boracay. Tapos sabi ko kahit anong mangyari, kailangan ako makarating doon. So ni-request ko yung kaibigan kong may-ari ng aeroplano na pasiksik naman. Kasi di ba pagka Easter, pagka Holy Week, fully booked yung mga flights. Sabi ko, sige, bago nag-board yung mga pasahero, merong extra seat sa gitna ng dalawang piloto. Tapos nandun ako. Nakakaloka ka, Tim! Pumagit na araw pa sa dalawang piloto, makarating lang sa Boracay. Ano ka, MMDA sa ere? Anyways, yan ang tinatawag na strategy. Ikaw na, madiskarte. At ito namang si Betong. Hindi ko yata kaya itong amazing experience niya. Ay nako, yung nagpunta ako ng Palawan. So syempre, ingihina ako noon. Masakit na talaga yung pantog ko. E di nandun na ako, okay na, no? Biglang may turbulence. So yun, yung ihi mo saan napunta. Pagkatapos naman nun, talagang kuha ng mga tissue, punos dyan, at nakakaya susunod na gagamit. Ay! Nakakaloka! Hindi ko kinakaya yung Betong! Yuck! Ew! Yeah! Double E! Ew! Just tune in na lang mga cheese box para hindi ka huli at alam mo kung anyari!